Magandang araw mga nanay. Ayan nga, kay aga dumating ang aking parcel from TikTok. Nag-order nga pala ako ng isang bedsheet, may kasama ng dalawang pillowcase. At nag-add pa nga ako ng tatlong piraso na pillowcase dahil sa lima naming unan. Ito na nga yung pinakamagandang budol sa akin ng TikTok. Chine ko nga ito kung ilan ba yung binigay sa akin kasi baka kulang. Ayan nga, pag-check ko, okay na okay yung tela. Tapos yung pagkakatahi niya, okay na okay din. Ang kapal-kapal din ng tela. Tapos gabi na nga ako nag-umpisa maglinis kasi nga kanina walang time, nandito yung baby ko. Ayan nga, pag alis niya, sinundo siya ng mga tita niya para iuwi sa bukid. Kaya ngayon nagkaroon na ako ng time para maglinis. Kanina nga ay binuksan ko lang talaga at chinek yung mga parcel kung tama ba talaga yung dumating sa akin. Ngayon wala na si Graeme, malaya na ako maglinis ng kwarto at saka ng bahay dahil nga wala nang manggugulo at walang maaalikabukan. Pinasama ko nga siya sa bukid para nga doon maalagaan din siya habang naglilinis ako dito dahil magpipintura din ako ng pinto at saka ng mga wall. Yung kanina nga na bedsheet na nakalagay dyan, ayun yung bigay lang ng aking bayaw o kapatid ng aking asawa. Pag nilalabahan ko nga yun, pagtapos nun, wala na akong magagamit na bedsheet. Kaya ang ginagawa ko, yung kumot na lang, yung pinanggagawa kong bedsheet. Kaya nga talagang kailangan kong mag-order. At worth it naman din yung in-order ko kasi nga okay na okay din talaga. At saktong-sakto lang din. At ang hirap pa naman magsampay dito pag naglalaba ka, wala kang masasampayan. At kaya nga kailangan talagang mag-order ng pamalit na bedsheet. Dito kasi sa bahay, paglabas mo, highway na. As in, pagkagaling, paglabas mo ng pinto, highway na talaga siya, kalsada na. Walang mapagsasampayan. Kaya ang ginagawa ko talaga, sa CR ko na lang sinasampay. Kailangan mo din talagang maipatuyo. Minsan sinasampay ko doon sa ano ng kapitbahay. Bakod ng kapitbahay. Kaya ang ginagawa ko, kailangan talaga merong pamalit na ano, na bedsheet. Kaya ayan nga, nag-order ako. Thank you talaga sa TikTok, sa pabudol talaga. Ayan nga, kumukuha na ako ng unan. Papalitan ko na din siya. Pinagkakasya ko na nga dito, sinusukat ko nga yung mga punda. Kasi nga yung mga size ng punda na nabili ko, may mga large at saka merong mga medium size lang. Kaya ayan, ang ganda talaga ng na-order ko kasi nga may malalaking unan, may mga maliliit kami na unan. Kaya nga pwede mong orderan ng large at saka ng mga medium size lang. Kaya nga ayan, okay na okay, trinay ko na nga yan dyan. Tapos habang nagpapalit nga ako ng mga unan, ayan po, sobrang dudumi, nakikita naman yan, ayan, nakikita yung mga dumi dyan, pagpasyensyahan nyo na. Ayan, tinatawag ko na nga dyan yung aking partner para isaksak niya electric pan. Kaya pala sabi ko, ang init-init dito. Yung pala, kanina pa hindi ko na isaksak ang electric pan. Nakalimutan ko nang gawin. Ayan nga, nabisi na nga kasi ako sa kakaano ng mga punda namin. Ayan, sinusukat ko na ang bawat mga punda. Ayan, pinapalitan ko na. Ang dumi-dumi na ng mga una namin. Kaya kailangan talaga yung pillowcase talaga, yung merong zipper. Ito kasing mga una namin na ito, pagpasensyahan nyo na dahil marumi. Kasi nga ito ay galing pa sa mga ninuno namin. Kaya nga pwede na namin itong ipang display sa mga ano eh, mga museum eh. Kasi sobrang vintage na nito. Baka mag-mine kayo dyan, i-mine nyo na yung mga vintage namin na unan. Inaayos ko na nga ang unan. Ayan, isa na lang natitira. Minamadali ko na nga ito kasi nga sabi ko, gutom na ako. Inutusan ko nga aking partner para magluto na. Pero yung una kong inutos sa kanya, yung electric fan pakisaksak, hindi niya pa rin talaga ginagawa. Kaya ayan, pagpasok niya, nilaglag niya pa talaga yung cellphone. Kaya nga inayos ko na lang. Ayan. Last na lang na punda, kaya dinalawa ko na lang yung lagay ko sa isang punda. Dinalawa ko na lang yung unan para nga magkasya dahil nga malaki nga itong isang na-order ko. Sa sobrang tagal ko nga ng tawag sa kanya, ayan, pumasok din siya sa kwarto, nakipag-usap-usap at nag-joke-joke pa nga siya. Ayan, naiinis na rin siya kasi nga inuutusan ko pa talaga siya para ilabas yung mga punda. Sobrang nga naman talaga akong na-excite dito higaan. Ayan nga, nag-try na ako. So, sobrang pagod ko rin at ang init. Ayan nga, na-try ko na talagang humiga. Ayan nga, pagbangon ko, inayos ko na nga yung cortina. Yung cortina pala na yan, nabili ko rin sa TikTok. Ang ganda rin yan kasi saktong-sakto lang dyan sa kwarto. At saka sakto rin siya sa kulay ng nabili ko ng mga pillowcase at bedsheet. Nandito rin pala sa bahay ang mga kaibigan ko dahil may ganap kami. Hindi niya nga alam na nagbi-video ako. Pumasok siya dito kasi kanina paraw ako nananahimik dito sa loob. Pagkakita niya nga ng bedsheet, nakita niya sobrang kapal at saka ang lamig lang higaan. Ang lamig sa balat ng tela ng bedsheet at saka ng mga pillowcase. Na-amaze din nga siya. Parang gusto niya na din mag-order. Sabi ko, hala, hindi ako endorser, Charis. Ayan nga, sabi niya, ang ganda daw talaga ng tela.
sobrang na-amaze talaga siya at saka feeling niya mag-order din siya. Tinanong niya kasi kung saan ako mag-order kasi nga magka-same sukat lang kami ng mga higaan ng hinihigaan din nila. Kaya ayan, sabi niya mag-order siya at sabi niya lumabas daw muna siya dahil nang gugulo na lang siya sa akin dito, tanong daw siya ng tanong. Ayan nga, matatapos na ako dito sa kwarto, ipapakita ko na ayan, ang ganda na higaan ng baby ko.